Bago ang lahat po, happy, happy, happy Easter po sa inyong lahat. Paano mo ibinabahagi ang kaligayahang dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo para sa mabuhang buhay? Tayo na po at magkapit pagdasal. Mga masasayang kwento ang mga alaala ng muling pagkabuhay na nakalagda sa mga pahina ng Biblia. Ito ay mga kwento ng pagbabago, tulad ng pagsibol ng panibagong pag-asa, pagkatapos ng pagkabigo, pagkakaroon ng kaliwanagan, pagkatapos ng pagdududa, at pagpapanumbalik ng malalim na pagkakaibigan pagkatapos ng pagtanggi at pag-abandona ng ilan sa mga pinakamamahal ng Panginoon. At dahil sa labis na kagalakan sa bunga ng pagmamahal ng Diyos sa mga disipulos at sa kabilang banda ng pananalig rin nila sa Panginoon, nagkaroon ang mga alagad ng tapang at lakas upang ibahagi itong saya sa iba. Wika ni Amy Carmichael, "You can give without loving, but you can never love without giving." Ang tunay na kaligayahan na nagmumula sa labis na pagmamahal ay hindi kailanman maaaring pansarili lamang. Nababahagi ito sa pagsasalo-salo tulad ng paghahanda ni Jesus ng almusal sa Tiberias, pagpapaimbita sa hapunan ng dalawang disipulo sa Emmaus, o kaya ang kanyang hiling na kumain bilang pagpapatunay na siya'y buhay na buhay. Kaya rin ba natin makisalo sa iba't ibang taong mahal din ng Panginoon, ngunit iba sa atin? Halimbawa, iba sa paniniwala, kasarian, kultura, kulay, o pinanggalingan? Wika ni Jesus, "Because I live, you will also live." May babahagi rin ba natin ng may saya at sigasig si Jesus na buhay sa atin? Manalangin po tayo. Hinihiling namin, o Panginoon, na ang biyaya ng muling pagkabuhay ay managana sa aming kaluluwa. Makamit sana namin ang kaloob mo, yayamang pinatahak mo kami sa landas ng kaligtasan. Amen.